Simulan natin sa manibela. Ang gamit ko manibela ay light pro carbon, matte black color. At ang brakes natin ay Zoom hydraulic disc brake set. Nakinabitan natin ng cover yung lever. Handle grip natin light pro din, kulay black. Gumamit din tayo ng stem riser, pero ginamit ko siya as stem extender. Kasi yung clearance ay din sa akin kung folding bike na ito. Tapos, ang headset natin, light pro din, oil slick edition. Dahil oil slick build ang binild natin sa FN Hornblast na bike na ito. So, dito naman tayo sa pedal. Light pro din, Halo Tech 2. Tapos, oil slick DXT bottom bracket. So, ceramic bearings din. DXT rin yung pedal natin since sila yung merong product na oil slick colors. Tapos, stem. Stock stem ng FN Hornblast. Tapos ang seat post natin, light pro carbon na gloss black ang kulay. Seat post clamp natin, light pro din, oil slick. Tapos saddle natin, pure carbon, walang foam. Kaya very lightweight siya. Tumitimbang lang siya ng around 70 grams. Tapos ang chainring natin na gamit ay light pro din syempre na 58 feet, oil slick edition din. Tapos ang kadena natin 10 speed na BG Sport. So far maganda naman ang performance niya sa akin. Pangalawang ulit ko na siya ng kadena. Hindi naman siya tumitigas. Tapos ang gamit natin na pugs ay SM Low 1128 teeth 10 speed. Ang rear derailleur natin ay Shimano Tiagra 10 speed na kinabitan ko ng custom jockey wheels na 11 teeth alloy. So kulay gold din siya. Tapos yun, frame natin is folding na FN Hornblast 406-451 capable. Kaya ang binild ko sa kanya ay 451. 451 wheel set ang kinabit natin na RT. RT ang brand niya. So pangalawang ulit ko na rin na bumili ng ganitong brand. So far maganda naman yung performance niya sa akin. Yung una kong kinabitan nito ay naka around 3,000 kilometers na, pero goods na goods pa rin siya. Walang palya ang bearings. At ngayon, kung napapansin nyo, bakit ang laki ng rotor? Yes, tama. Malaki talaga yan kasi 203 yan. From 160 rin ang nakabit dito dati. Wala lang, trip ko lang mag 203. Gusto ko lang tingnan yung performance ng 203 sa small size na bike. Hindi ko pa siya na-test drive dahil hindi pa dumadating yung in-order ko na bracket para sa 203. Galing kasi ako ng 160, kaya ayan yung stock bracket ng 160. So parehas yan, 203mm harap likod. Hindi ko pa siya natetest dahil nga hindi pa siya nakakabit. So ayan, nakasabit pa yung caliper. Ayun, last time I check, nung naka 160mm pa ako na rotor harap likod, tumitimbang siya ng around 9kg. Mas mabigat itong 203, so baka tumitimbang na nga ito na 9.5.
kilo. Super lightweight siya. Madali siyang dalhin. 58 teeth, tapos 11 yung sprocket sa likod. So may speed siya. Tapos magaan. So i-test natin yung sounds ng hubs natin na RT. Ayan. Etong RT nga pala na ito ay galing Japan. So nakikita nyo kulay black siya. Meron ako nakikita kasi sa online na kulay silver yung ganito. Hindi pa ako nakapag-try ng ganun. Pero sabi naman maganda din daw yung performance. 451 yung wheel set. Ang gamit kong gulong ay Swalbe 1. 1 and 1/8 pang 451. Ano pa bang hindi ko na mention? Shifter syempre, Shimano Tiagra din na 10 speed. Test natin ngayon yung sound ng ating hubs. Yun. Ang laking rotor. Kung mapapansin nyo yung clearance ng rotor sa spring, sobrang liit na lang. Medyo mahirap rin yung pag-install ko nitong ring. Dahil pag hindi ka nag-ingat, magagat ka sa laking spring. Nakalimpa naman itong rotor. Advantage nga pala ng malaking rotor is yung heat resistance niya. Mas mataas. Siyempre, ang disadvantage niya, mas mabigat at saka mas prone na mabend kung hindi ka maingat. Lalo na sa mga pang-trail. Sa ganitong klaseng bike, hindi mo naman siya pang-trail. Kaya, try lang. Titingnan ko kung maganda yung performance. Kung okay lang ba masacrifice yung nadagdagan siya ng weight, why not? Kung maganda naman yung performance at saka hindi naman siya mahirap pedalan. Hindi rin naman ganun kalaki yung itinaas niya na weight. Siguro around, bumigat lang siya ng mga 150 to 200 grams from 160 millimeter. Yun, mga gold bolts, kinabitan natin. Mga bling blings. The next day.